Okay, magandang araw sa ating lahat. So, nakalimutan ko i-discuss sa inyo sa video number 2 yung registration, no? Step 2 registration doon sa mag-register ka doon sa Army Recruitment Office. Ang goal mo doon sa registration is dapat makakuha ka ng examination permit. At doon sa examination permit, nakalagay doon yung schedule kung kailan yung exam mo. At saka yung oras, no? Schedule and time of examination. So, dapat alamin mo doon, tingnan mo doon yung examination permit na yun. Then, during examination, dapat 1 hour prior, dapat nandun ka na sa examination area. Kung snappy ka, kung alas 7 mag-umpisa yung exam, dapat mga alas 6 nandun ka na, or 5:30 kung napaka-snappy mo, 5:30 nandun ka na. Okay? So, tapos, pagpupunta ka doon sa Army Recruitment Office, tanungin mo ko yung ano yung passing score ng pang-enlistment lang, yung pang-enlisted personnel. Anong passing score? Kasi dati, way back 2018, ang passing score niya is 65. No? 65 and up. As of September 10, ngayon, binabago nila. Parang na-observe ko, parang 48. Pero hindi ako sure. Mas maganda doon ka talaga magtanong sa Army Recruitment Office. No? Tanungin mo doon, ano yung passing score? Pero kung makakuha ka ng mas malaki pa, mas mataas pa, may competitive edge ka na against sa mga abang aplikante. Remember, napakaraming aplikante ng buong Pilipinas. No? Kahit sa Luzon, napakaraming aplikante. Dapat malaki yung score mo kasi yun yung competitive edge. Kasi point system. Point system siya. No? So, in this video, discuss natin dito yung examination coverage at saka yung preparation. Alam nyo, sa lahat ng bagay na gusto natin makuha, kailangan ng preparation. Tulad din nung nag-apply ako ng sundalo way back 2009. Grabing preparation ko, aral, bili ako ng mga reviewer sa National Bookstore. About marami, no? Maraming preparation. Kailangan, there is no other substitute for preparation to achieve success. Wala. Kailangan mag-review, kailangan mag-prepare, no? Preparation and practice is the key. Di ba? So, yung bagay kasi na madali mong makuha, madali rin makawala yan. Dapat yung preparation natin dapat mataas at saka seryoso. Kalimutan mo na yung Mobile Legend yan. Hindi nakakatulong yan sa atin, no? Mobile Legend, kung ano yung laro-laro natin dyan sa mga cellphone nyo. So, focus mo na, no? Focus mo na tayo. Kung gusto talaga mag-apply ng sundalo, focus ka. Focus. Yung word na focus, nabuo yan, no? Follow one course until successful. Tama? Pag nahati yung focus mo, nag-review ka, tapos ngayon, iba na naman yung ginagawa mo, wala ka sa focus, mataas yung, ano, mataas yung rate. Alam mo nyo, maraming nag-exam dito na maraming bumagsak. Kasi malataas ang failure rate kasi mahirap daw. Alam mo naman, kung kulang ka sa practice, kulang ka sa pag-aaral, maraming bumagsak ka sa exam. Kung kulang. Kasi, yun nga yung law of cause and effect. Kung ano yung epekto ng pag-aaral mo, yun yung resulta. Kung mahina ang preparation mo, kulang ang preparation mo, ito rin. Kung mataas ang preparation mo, grabe ang preparation mo, ito rin makuha mo. Law of cause and effect, na proven and tested. Na repetition is the king. Excellence is not an act, but a habit. Di ba? Oh, practice, alamin yung examination coverage, tapos practice. Tapos may mamaya mayroon akong i-recommend. Kung diyon sa mayroong nagtuturo sa YouTube, bigay ko sa inyo para makita nyo, mag-aral lang kayo, tapos panoorin mo yung mga video na may recommend ako sa inyo na channel na pwede nyo papagkuhanan ng aral. Pwede kayong magpatuto. Kasi nagtuturo, maganda talaga yung ginawa. No? So, practice makes perfect. Hindi lang ito sa mga sports, nagpa-practice ka, sports. Hindi, kung may yung practice solving problem, at least masana yung utak natin. Hindi lang yung naintindihan mo lang yung isang subject. Make it into practice. Naalala ko yung words. Yung 3 words na natutunan ko sa previous commander ko. Make things happen. Pag ginawa mo yung isang bagay, alam mo na agad, mayroong resulta. Puro ka lang salita, wala. Pag wala kang ginawa, alam mo na agad na wala kang resulta. Yun lang yun. So, get higher score. No? Bakit kailangan ng higher score na kailangan natin? Bakit? Sa dami ba namang aplikante ng buong Pilipinas, sabihin natin sa infantry division, thousands of applicants nandun, tapos yung quota is 200 lang. Eh yung maliit yung score mo, wala kang competitive advantage dun sa iba. No? Huwag mo madali, kailangan mataas ang preparation mo, grabe yung pag-aaral mo, makuha mo.
Kasi kung mataas ang score mo, mayroon kang competitive edge against sa ibang aplikante. Kasi alam mo, yung Army, in align sa Army Transformation Roadmap, recruit the best and the brightest one. Diba? Kung himbawa, ang kuta ay 200, tapos yung pumasa is 500, automatic ranking. Pag sino yung pumasok sa 1, top 1 hanggang top 200, yun lang yun, pasensyahan na. So paano ba makakuha ng mataas na score? Oh, excited kayo, paano makakuha ng mataas na score? Unang-una, kung hindi mo alam yung target, diba, firing, hindi mo alam, hindi mo kita ang target, siyempre hindi mo matamaan yan, hindi mo kita, diba? Kailangan malaman mo yung target, kailangan makita mo yung target. So dito sa examination na to, dapat alam mo yung examination coverage, yun yung target mo, diba? Okay, mayroong tatlong areas ang APSA, yung Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test. Ito yung verbal reasoning. Pangalawa, ito yung numerical reasoning. At pangatlo, ito yung abstract reasoning. So, kung sa madaling sabi, it is combination of English, math, and logic. Mag-research kayo sa internet about verbal reasoning. Maraming mga nagtuturo dyan sa internet. Dyan sa YouTube, marami. Dyan din ako natuto. Verbal reasoning, paano sasagutin? Paano? Numerical reasoning. Abstract reasoning, nandun na lahat. At mayroon akong recommend eh. I-recommend sa inyo. Si Miss Laika, no? At saka si Miss Leonilin Tayuni. Sila yung nagtuturo sa internet, sa YouTube. Nakita ko, na-observe, at marami rin ako natutunan sa kanila. Si Miss Laika. Sila yung, number one niya yung sa Civil Service Commission exam, no? Tuturo siya dyan. Pero almost yung verbal reasoning, numerical reasoning, abstract reasoning, nandun na rin lahat. Recommend ko lang sa inyo para hindi kayo mahirapan. At nakita ko kasi medyo maganda yung review nila, yung pagtuturo. Yung target talaga nila na makapasa, matulungan yung mga kababayan natin para pumasa civil service, entrance examination, at marami pang iba. So, i-post ko yung ano nila, yung channel, para diretso na ma-search nyo sa YouTube. At sigurado nyo na siya talaga, ano. So, good luck and God bless. Hingin mo sa Panginoon na sana makapasa ka. Sana ibigay ng ating pumay kapal ang pangarap mo na maging ganap na sundalo sa Armed Forces of the Philippines, particularly sa Army. Sa next video series natin, pag-usapan natin yung before, during, and after examination. Don't forget to subscribe.